Welcome to Rappler Talk. I am Ralph Rivas. Ngayon ay pag-uusapan pa rin natin ang response ng gobyerno dito sa novel coronavirus at ang epekto nito sa ekonomiya at kung may pera nga ba at gaano kalaki yung kailangang perang gastusin para sa pandemic na ito. Para talakayin yan, kasama natin ngayon si Sunny Africa ng Iban Foundation. Good evening, sir. Gandang gabi, Ralph. Kumusta? So, yeah. Your thoughts of the government's response so far, parang nakakailang linggo na rin tayo sa matapos ng lockdown. Sige. Para sa amin, ang pinaka nakakalungkot ay magtatatlong linggo na tayo dito sa lockdown, pero yung pinakasimpleng pagtugon dun sa batiang pangailangan ng apektado ng lockdown ay hindi ginawa ng pamahalaan. At sa amin, actually criminal na neglect na yun eh, kasi sa totoo lang, kung hindi pa niya emergency powers, hindi naman kailangan. Kasi limbawa, nag-budget na siya para dun sa conditional cash transfers ng 4Ps tsaka yung unconditional cash transfers under dun sa train. So may humigit kumulang 130 to 140 billion pesos na may appropriations na. Ikalawa, may mekanismo na yon. Meron ng theoretically, meron ng cash cards na at iba pa mga sistema para ma-distribute yung 10 million na unconditional cash transfers. So hindi namin maintindihan kung bakit hindi gumala yung pamahalaan. Dapat alam nila na grabe epekto ng lockdown. Dapat alam nila tigil ang trabaho, kabuhayan, kita ng talaga milyong-milyong pamilyang Pilipino, hindi lang sa NCR, maging sa ibang bahagi ng Luzon. Kaya tingin namin sobrang nakakabahala kung bakit hindi siya gumalaw kaagad nung dineklara yung lockdown, naglabas ng ganong kalaking pera. So sa amin, isang pinakamalaking kahinaan yun, yung kabagalan dun sa pagtugon niya. Tapos isabay rin natin dyan, syempre, yung masyadong pinaasa yung mga apektadong pamilya sa local government sa kanilang mga calamity funds. Konti lang calamity funds ng government eh. Alam, pagkaintindi ko nga, hindi lalapas ang 5% ng regular revenue ang hihingi sa local governments para sa calamity funds. At sa aming rough computation, pakas for Luzon, hindi po umabot ng 30 to 40 billion pesos ang pangkalahatang calamity funds na lahat ng mga LGUs dito sa Luzon. So, well, kumbaga ano yun, unforgivable na hindi naglabas kaagad ng malaking pera yung pamahalaan. Pero actually, first step ng problema lang yun kasi yung mas malaking problema doon, even yung pagpasa ng emergency powers law, ang sinabi lang niya, 200 billion ang ibibigay sana doon sa 18 million apektadong households. Kulang yun kasi sabi niya 5,000 to 8,000 pesos pero mga mas masakla pa dito, titipirin pa niya yung mga kasalukuyan tumatanggap ng 4Ps na cash transfer price subsidy na on average 2,100 pesos, aawasin pa yon dun sa 5,000 to 8,000 pesos na yon. Kaya ang netong epekto niyan, hindi pa aabot actually ng 3,000 to 6,000 yung tatanggapin ng karaniwang pamilya apektado. So sa amin, delikado yun kasi ang tagal mo na gumalaw, ngayon ang gagalaw ka, titipirin mo pa. Tapos hindi ka pa magsasabi ng totoo dun sa ibibigay mo. So wait, you're saying na the government somewhat misled the public na ganito yung ibibigay na amount sa 18 million Filipinos? Or can you elaborate more on that point na sa tingin mo, can you elaborate more on that point? Okay, kasi dun sa emergency powers na batas at maging dun sa mga press release at mga statements ng pamahalaan, ang pinapangalandakan nila may 200 bilyong piso na ibibigay sa mga 18 million apektadong households. Assume natin pinakamahirap na 18 million yun. Pero kung sasabihin nila 5,000 to 8,000 yun, kung babasahin natin yung guidelines na nilabas ng joint committee nila with DSWD and all the other agencies involved, aawasin nila yung on average 2,150 pesos na natatanggap buwanan ng isang 4-piece beneficiary at may dagdag pang rice subsidy. Diba? Nung start lang panungkulan ni Pangulong Duterte, nagbigay siya ng rice subsidies. So, misleading talaga sila. Hindi sila naging tapat dun sa actual na binibigay nila. At actually, kung medyo, anong term doon? Parang nalalaja sila. Kasi kung babasahin mo yung fine print, sinasabi naman na top-up lamang eh. So, kumbaga, naka-beep card ka, ito top-up mo lang dun sa whatever, 100 piso. Pero na ginagawa ang pinapalabas nila ay 5,000 to 8,000 to 18 million na hindi man actually totoo. So, you're suggesting na dapat hindi siya top up. Dapat, dapat kung ano yung natatanggap plus 5,000 to 8,000. Ganun ba yun? Sa amin, I think may dalawang mahalagang batayan
para sa pagtakda ko ano ba yung matatanggap ng may hirap ngayon. Una, dapat tanggapin, tigil talaga ang trabaho nila. So, ang pinakamarami actually ng mga kababayan natin dito ay no work, no pay, o kaya mga self-employed, o kaya kahit may trabaho sila, ay sila hindi regular, sila mga contractuals, flexible labor sila. So, ang reality, yung paghinto ng pagplang ng trabaho dahil sa lockdown, literally wala na silang kita. Ngayon, sa aming pagtatansya, meron more or less sa Metro Luzon lamang, may more or less 7.5 million na pamilya na hindi po umaabot ng 20 mil kada buwan ang kanilang kita. Ngayon, yung mga ganyang klaseng pamilya, walang savings yan. So, maaring sa unang bahagi ng lockdown, makaraos sila, pero mauubos din talaga yon. So, sa amin, basically, ang ikalawang tingin namin dapat na pamantayan, even sa sinasabi ng gobyerno na poverty line na more or less 10,700 pesos buwanan para isang pamilya, para sa amin, i-round up natin to 10,000 pesos. I think yun ang fair na ina-expect natin na minimum na kinakailangan isang pamilya para ma-survive itong lockdown na to. So ang aming computation doon ay 10,000 pesos, hindi lang 5,000 pesos. Dagdag siya dapat kung saan ang binibigay dati kasi nauubos na yun. Agad sado naman, hindi naman na kasi wala ng savings yung mga yan. Tapos ibigay sa pinakamabilis na pamaraan at sabi ng pamahalaan, nakapagbigyan sila ng cash transfer sa 10 million poor households, malaking bahagi siya, I think, ay nasa Luzon naman. So walang dahilan na hindi magbigay ng mas malaki sa mas mabilis na paraan. Yeah, and there's already a system para sa, kasi sa conditional cash transfers, meron na silang sistema kung paano may people may gain ng pera. So they just latch on to that system. Pero meron ba kayong recommendations for those na yung that have fallen into poverty because of this pandemic? Kasi marami ng eksperto ang nagsasabi na hindi na lang itong mga nakakatanggap ng conditional cash transfers ang dapat bigyan. Marami nang nawalan ng trabaho dahil dito. Oo. Sa amin actually ang kailangan masapul dito, walang kapantay na nangyari. Pambihirang pangyari talaga ito. Kung halintulad natin halimbawa doon sa 2008 financial crisis, sa 1997 financial crisis, ang naging problema doon, nagka-financial problems, nagka-disruption sa demand, pero nakapag-produce pa naman. So, ang kailangan lang doon, i-boost yung demand. Sa panahon ng gera, na-disrupt yung production dahil may gera, pero hindi nahihinto yung production. Actually, yung wartime production niya, mataas ang productivity. Pero kahit mong nangyari ngayon, sinasabi sa mga tao, huwag kayo lumabas. So, bagsak ang demand, bawas ang kutpag-consumo. Pero hindi lang yon. Sinasabi, okay, pumasok para magtrabaho. So, bagsak din yung production. So, para sa amin, kailangan masapol yun na sa isang pambihirang pagkakataon, may multiple shocks sa ekonomiya. Yung, kumbaga, kung ituturin ng ecosystem ang ekonomiya, yung buong ecosystem ay na-disrupt eh. Yung sa supply side at sa demand side. So, para sa amin, kailangan magmula sa pag-unawa na yun ang problema. Kasi kung maunawa na yun ang problema, marirealize, kailangan may extra effort talaga yung pamahalaan na punaan yung dalawang problema. Una sa usapin ng demand, yung pagbagsak ng kita, yung pagbagsak ng konsumo. Pero ikalawa, yung pagbagsak ng supply, ay pagbagsak din actually ng production at kita ng ekonomiya. So sa amin, kung ihanay yun, hindi lamang dapat yung informal earners ang bibigyan ng support. Dapat across the board yung support. Ha? Kasi yung challenge ngayon, dahil sobrang dami apektado. Tapos, note din, kahit sinasabi, pwede pa naman yung mga essential na mga negosyo, di ba? Ang problema dyan, how do you say what's essential? Kasi di ba, lahat ng negosyo, meron yung may supply chain yan Di ba? Parang may forward din, backward linkages siya. So, pinagkawin na produce ng pagkain, sige, essential ka. Pero paano yung produce ng packaging mo? O produce ng ilang sangkap dun sa packaging mo or dun sa makina mo? Baka hindi siya pumasok sa essential at mahinto siya. So talagang grave yung disruption dito na I think ina-underestimate ng gobyerno. Ngayon, kung magmula ka sa side sa ganung klaseng premise na grabe talaga yung epekto sa sobrang daming Pilipino, ibig sabihin, ang burden ang nasa gobyerno para siguraduhin ng lahat na nangailangan ng tulong ay magkakaroon ng tulong. At para sa ganun, tingin namin dapat ihanay natin yung mga posibleng mekanismo ng pamahalaan. Ang pinaka-basic, yung cash transfer scheme nila, both conditional at unconditional. So kung magsabi na kailangan ng support sa pinakamahirap, kung sabihin ng gobyerno may 10,000 pesos sa bawat pamilya sa listahan na yan ng 10 million families,
malaking tulong na yun para sa kanila. So walang pagtatangi, ikaw ba ay mag-asaka o manggagawa o nagbebenta ng turon o ano man dyan, driver. Basta may hirap kang pamilya, makatanggap ka. So malaking tulong na yun sa pinakita 10 million. Pero para sa amin, kung matunawan nga na ang problema goes beyond simpleng suporta na ganyan, kailangan may magbusang malaking pera sa ekonomiya, pwede padagdagan yon. Yung mga manggagawa natin through yung mga $2 system, pwede bigyan yon. I think more or less 6 million yung pwede bigyan ng suporta through the Dole programs, yung Tupad at iba pa. Mag-create din ang makinismo yung Dole para sa informal earners. Kung may more or less 5.5 million informal earners, magbigay din ng suporta para sa kanila. Pero beyond that, achieve yung mag-asaka natin. Kasi kahit sabihin natin, eh, hindi naman, social distancing naman sa bukid, di ba kasi malalayo. Pero hindi eh. Kung di mo na pabagsak yung produkto mo sa palengke kasi nga nahinto na yung transport, bagsak din ang kita mo. So sa amin, ang pagbigay ng dagdag support sa mag-asaka, sa mga mamang isla, hindi lang support sa kanila bilang mahirap na pamilya, support din sa production nila sa kagyat at sa darating na panahon. So dapat bigay din ang support yun. And syempre, special mention sa elderly natin. Yung pinaka-vulnerable sa COVID, yung pinaka-dapat maghanap ng ibang paraan na palakasin na kanilang resistensya or mga pambili ng mga pang-hygiene, whether mask yan or alcohol or sabon, bigay din sila ng support. At para sa amin, sa tindi ng krisis, hindi ito yung panahon na titipirin mo yung Pilipino. Kasi nadidilig ko sa ilang mga senior namin yung klaseng proposals na from the cash transfer to the workers, informal, magsasaka, mga isda, hanggang dun sa elderly. Natatanong, hindi ba nag-overlap yan? Para sa amin, ano ngayon? Panahon ng krisis ngayon, yung ganoong klaseng usapin ng pag-overlap, hindi siyang primary na usapin eh. Ang primary usapin ngayon, dapat yung nga, no one is left behind, no one falls to the cracks. The only may mga guarantee na walang mahuhulog at walang maiiwanan, be very ambitious din sa lahat ng mekanismo na pwede ibigay ng gobyerno. At para sa amin, nung kinumpute namin yan, naabot yan na more or less about 296 billion pesos sa isang buwan using all those mga mechanisms na yon. Yeah, okay. I think pala may understanding naman siguro on all sectors at even government agencies na kailangan malaki talaga yung gagastosin para dito sa pandemic na to. Pero yung next question ko is, may recommendation ba kayo kung saan kukunin yung pera? Kasi just a quick background, no? Bangko Sentral ng Pilipinas, bumili na siya ng government securities and then worth 300 billion pesos. So ngayon, it's a six-month loan, essentially. Some are saying that it's a bridge loan kasi 6 months lang. And then here comes, uutang pa sila ng $1 billion and then from GOCC's dividends. You know, medyo ang daming kailangan, ang daming moving parts eh. Like billions and billions of pesos moving in and out sa different sources. So ngayon, kayo ba, anong nakikita ninyo to raise this big amount in such a short time? Anong maaaring gawin? Okay. Sa amin, kailangan magmula doon sa first premise. Seryoso yung problema. Kailangan ng mga radical na mga solusyon. Kasi kung feeling ng gobyerno ay the fundamentals are sound, ay konting speed bump lang ito, makakalalagpasan din natin. Kung ito ng pag-iisip at tingin ay maliit yung problema, ganun kakiti din ang mahanap ng mga solusyon. So para sa amin, unang proposal namin, matunawan ang malaking problema, hindi lang sa panahon ng lockdown at aftershocks, even sa darating ng mga buwan, at actually taon. Ngayon, kung ganun ang framing, isang malaking pwede pagkunin ng pondo yung pamahalaan, yung infrastructure projects. Kasi sa pag-alala ko, may about 975 billion pesos in infrastructure para sa 2020 dun sa GAA. Hindi pa kasama yung mga unspent from 2019. Ngayon, 100% sure ako, of course, trabahan ng pamahalaan to, 100% sure ako, marami sa mga infrastructure projects na yon ay hindi na magiging viable dahil sa nangyari. Hindi lang dahil sa lockdown, kasi panandaliyan lang naman yon, kundi dahil sa pandemic. Isa halimbawa ko lang dyan, marami dyan actually mga airport, highway tulay para sa tourism sites. So meron mga kalsada para sa Boracay, may malaking kalsada para sa Pasakaw, may coastal road doon, at iba pa pang bahagi ng Pilipinas. Yung infrastructure projects na yan, kung ginawa yung feasibility study sa panahon na akala tuloy-tuloy yung paglago ng ekonomiya at also yung global economy, at akala na tuloy-tuloy yung pagdagsa ng turista dito, hindi na sila viable ngayon. So para sa amin,
ready/fund din na pwede kunin kasi pwede i-realign yan kasi hindi na siya socio-economically viable in itself. Ikalawa, mas may priority ngayon. Harapin yung pandemic, harapin yung social economic cost ngayon, harapin yung need for fiscal stimulus. So put those two together, hindi na siya viable socio-economically, financially dahil nagbago na yung premises. Ikalawa, may emerging need making it more important na magbigay ng socio-economic relief at stimulus, i-realign yung mga yon. And I think, hindi na kailan actually umutang eh. Ako, isang pet peeve nga namin, umutang tayo sa World Bank. Pero yung World Bank actually yung pasimuno ng health privatization in the 1990s na kinating health system natin ngayon kung bakit nagkakandara pa tayo ngayon para palakasin. Pero anyway, put that aside. But sa akin, let me challenge a little you, Bob, just to push that yung argument mo. Sa tingin mo, kakayanin natin na hindi uutang sa multilateral lenders to survive this? Hindi at all kailangan. Hopefully, walang conditions or pressures na nakaakibat yung utang, mga utang na yan. Pero at least, alam ko yun sa World Bank na inalok na $100 million, naka-loan siya on regular LIBOR rates. Ang pinakabinigay, I think, a longer grace period. Pero basically, the usual World Bank loan terms ang binibigay nila. Pero ang point lang nga namin ito, example ko lang dyan, yung isang Pasakaw Highway na yan, I think it's about 14-15 billion pesos. That's one, it's called the Pasakaw Coastal Tourism Highway. Yan ko, ang main peg nun ay turismo na hindi na mangyayari ngayon or mababawasan, hindi na siya actually ganun ka-viable. So para sa amin, isa-isahin lahat ng mga infrastructure projects na yan, whether it's a road or a bridge or actually even airports, balikan yung mga assumptions dun sa paggawa ng feasibility studies at maging tapat. Hindi na tayo nasa high growth economy. Natuldo ka na dapat yon. Tapos na ang high growth period ng Pilipinas. We've been experiencing slow growth for the last 3 years. Even before COVID, heading for the fourth straight year of slowing growth. All the more with the recession ngayon, patay na yan yung 2020 para sa atin. If the recession, chances are the global recession extends beyond 2020 to subsequent years, literally, you're looking at 975 billion pesos worth of infrastructure projects that have meaningless feasibility studies. So sa amin, cherry pick muna. Look for the most obvious na tourism-based kasi tourism is one of the hardest hit industries sa atin ngayon. Okay, so taxes. Kaya natin to without borrowing. Yun yung take away mo. Okay, so what... Meron pala ako sa taxes. Go ahead. And again, it's showing the... Ano opposite ng wisdom? The error. Yung nangyayari ngayon na kailangan ng pondo, it shows the error of the train law. Kasi dun sa train law, yung higher income groups, again, to be clear, misleading ang DOF when they were saying na 99% of households would benefit, it's only the top 15-20% of households that benefit from personal income tax cuts. Sa aming last estimate, based actually on DOF data, that's more or less about 400 to maybe 450 billion pesos in foregone tax revenues in just the last 3 years. So para sa amin, feel naman ng mga tao ngayon, especially among the higher income groups, gano'ng kahirap yung buhay ng mga mahihirap, gano'ng sila ka-vulnerable. I think magandang time to sabihin, take a time out, let's suspend the train law, especially the personal income tax that benefited the rich and did not actually benefit the poor. And sa amin, okay, siguro hindi na mababawi yung more or less 300 billion na nabayad na for 2018-2019. But at least for 2020, you might get foregone revenues na maybe 150-170 billion. If you say hindi, ibalik dun sa previous tax brackets, even counting the slowdown, you might still get about 100 billion pesos. So I think, yun ang point eh. Kailangan matanawan ng pamahalaan, matindi ang problema. Stop being stuck in your old thinking na the fundamentals are sound, we can do with small deficits. I mean, even the US, yung stimulus program ng US, it's about 10% ng GDP nila. Yung pinapropose na 200 billion, I don't know, is that even 1% or 1.5% of GDP natin? I'm not sure. 200 billion, I'm pretty sure it's not 1%. Ayun. I think it's around 300 billion just to reach 1%. Ayun. I think about 19 trillion yung GDP natin last year. So, sa amin, it's so conservative because you don't think there's a problem. Or actually,
they might think this a problem, but they're underestimating the burden on the poor. And para sa amin, kaya maganda balikan itong pakikitungan nila sa mahirap in the first 3 weeks of the crisis. Talaga magtataka ka. You had the funds. You had the cash transfers. You had the mechanisms. Were you withholding that para to blackmail people into implementing emergency powers? Mag-iisip ka talaga. It just seems so insensitive and inexplicable why they did not act much quicker with the tools they already had at hand. Okay, so now that President Duterte has emergency powers, I mean, hindi na natin mababawi yun, or it's gonna take some event or whatever, or some intervention from Congress para mabawi yun, or I'm not a Congress reporter, I'm a business reporter, no. Pero now that we're here, what can President Duterte do with those powers? Na sa tingin mong pwede niyang mas madali niyang ma-manipulate yung processes or ma-streamline yung processes? Ako, step one talaga, infrastructure projects. Hindi dapat maging lagi sa pedestal yung mga projects na yan. I'm so sure so many are not viable anymore, especially the tourism-related projects. Parang, I'm sure marami dyan na yun mga areas ng mga allies ng presidente, like Pasacao is in Camarines Sur. Kasi yung mga Villafuerte ay galing dyan, di ba? Anyway, so I'm sure maraming mga sagasaan. But una si Rizohin, may problema tayo. Let's all realize what we thought we could have, we can no longer have. So para sa amin, with those emergency powers, kung si Rizohin na Pangulong Duterte ang gagawin, hit the infrastructure the projects na 75 billion. If kahit na 1/4 niyan ay hindi viable, pwede ipaubaya muna. That's 200 plus billion pesos kaagad. Secondly, okay naman yung ginagawa niya ngayon na kinakalikot yung mga special purpose funds at yung mga pera na meron ng GOCC. So let's also still do that. So I think the powers are there. The money is actually there. It doesn't even yung 300 billion pesos na 6 months na pseudo bridge niyan. Actually, he didn't even have to do that. If from the very get-go, na-realize niya, there's so much slush funds actually in terms of infrastructure na pwede i-reprogram, i-realign. Most of that actually hasn't been obligated yet. So parang andali talaga. I mean, that's such a big slush fund to draw from. Tapos, add ko rin, I think yung business, sa totoo lang, my impression is it will be difficult, of course, for business. I mean, of course, they're going to feel a cut in their profits, in their revenues. Pero I think they do also have a stake in supporting a stimulus program. Kasi in the end, unlike spending infrastructure, if you spend 975 billion infrastructure, a lot of it's going to go to a few firms and actually even abroad. Yung mga payments are foreign contractors. Lalo kung mga ODA projects yung mga yan. But if you have 975 billion put in people's pockets, marami dyan ay mahihirap, hindi sila mag-a-abroad. They're going to spend it domestically. So I think even big business has a strong stake in supporting a big stimulus package because it will be spent on the stuff they're selling. And of course, it goes without saying, I'm not anti-big business, but coming from a reality that they're much more stable, they have much bigger war chests, they have much better management of their operations, dapat may buy side for MSMEs eh. And it's so weird na the most nasabihin for MSMEs are existing DTI windows, which are so small. That's not what they need right now. We have to support MSMEs to not lay people off. We have to support them to not pay out, not yung payments nila, whether it's loan or rent. Kahit 2 to 3 months, give them some breathing space then. And that's what I'm wondering. We're not hearing that sort of determined effort to support MSMEs apart from some generalities and token projects. Tapos, I quickly heard from ANC, I think it was sa Secretary Bello yata, magandang idea to address the supply chain problems of MSMEs. Kasi I think one thing na hindi na-appreciate ng mga tao, it's easy to say, keep going, you essential goods producers. But actually, because nga intermesh yan, so many foreign and backward linkages, I think some quick support na mag-SOS ang isang negosyo, uy, teka, I'm not getting this tornillo or this whatever, like I can't make the food or the gamot or the face mask. I think dapat may, I don't know, some kind of command center na pwede mag-SOS yung MSMEs to make sure that they're functioning. And again, it's not to be anti-big business, but magaling ang big business eh. They have all the logistics experts, all the resources, all of the skills.
they don't need any more help. It's MSMEs talaga who really need help, and they've been hurt bad by this lockdown. So yeah, speaking of the lockdown, your thoughts on that? Hindi pa nagfa-flatten yung curve, and then there are already the business community is already proposing na baka pwedeng after this lockdown, after April, baka magkaroon na lang ng barangay type of lockdowns. So your thoughts on that? In an ideal world, I think the lockdown should be unnecessary. But right now, it's a problem because the Duterte administration was so slow in responding in the critical first weeks of the virus spread, diba? Allowing all the mga Chinese visitors, travelers to come here, and all of that. In a lot of ways, we do believe na forced to implement the lockdown administration. So in that sense, I think it should hopefully help flatten the curve. But there are two issues there. Is one, it was too harsh. Talaga marami nahirapan. At walang enough socioeconomic relief. No support, emergency support being given. That's one main problem. It was a very militarist, population-controlled, burdensome lockdown. Pero more than that, looking forward, why are they just sitting on their butts and not counting where the sick are? So parang it seems so strange na you do a lockdown to buy time so you can track the disease better and control it. But while you did do the lockdown, you're not actually taking enough measures to count the sick or to track yung vectors ng contagion. So para sa amin, habang gusto namin sabihin, yes, let's lift the lockdown na by the middle of April because it's causing so much difficulty. But if lifting the lockdown in the absence of actual proper containment measures, that's going to cause more disruption, more economic problems down the line. So parang it's kind of a dilemma right now. You don't want the lockdown, but you also don't want the virus to spread. So baka the ideal thing there is in the remaining time sa lockdown, double time to track the virus, give the socioeconomic relief, para you can lift it by mid-April. Okay, so at this phase, Sania, can you paint us a picture just how bad this will be in the next couple of months? Ano-anong sectors, ano-anong klaseng trabaho yung mawawala? Can you give us a figure kung ilang trabaho, ilang tao yung mawawala ng trabaho? I don't think, honestly, anyone has those sorts of estimates. There are no models that have a factor na everyone just sit on your butts, don't work. So sa akin, that's so incredible kasi most models assume exogenous shock eh. And then you let the model run to see where the effects are. So ako, una-una, I think, not even the NEDA, when they estimated employment losses, grabbing range nila from about a few hundred thousand to over 1.8 million. So that wide disparity just goes to show no one knows where we are right now. But what are we sure of? What we're sure of is if you tell people don't go to work, so you're not producing, and don't go out and spend, supply shock, demand shock, definite output contraction yan. Of course, during the whole period of the lockdown, but I'm thinking with all the mga ancillary disruptions, at least one quarter talaga ng contraction yan. And I think the problem there is what we were facing is even when the lockdown's lifted, may aftershocks pa yan because there's still going to be levels of social distancing. So disrupted pa rin yung supply and demand side na yan. So I'm thinking at the very least, I agree with the NEDA, the whole of 2020, it's probably going to see a contraction for the Philippine economy, especially with the global recession. So actually, we're seeing an across-the-board problem, supply and demand in the country, supply and demand abroad. Guaranteed 2020 will be extremely difficult. 2021, if the financial fragility in the global debt situation gets worse, it might get even worse. So para sa amin right now, we have to have that doomsday scenario in mind because if you realize that things are going to be bad, we're pushed to do big things like huge fiscal stimulus cash transfers right now, not just to get past the lockdown, but to, you know, keep the economy afloat. We're sinking. Parang no doubt na yan eh. The economy has sunk. The economy has crashed. It's not a question now of can we get the same fast growth of a decade ago. Wala na yun. It's just about keeping the economy afloat, and we have to spend for that. And we don't have to borrow for that. We just have to let go of our mga cherished dreams of infrastructure glory. Okay, so just to wrap this interview, no, message to the government, private sector, what can we do as private citizens to help? Well, I think for everyone, the government is reacting. The fact that
the president was forced last night to speak and to threaten people to not make a ruckus. I think that shows na the government is sensitive to public opinion, whether shown on the street or even on social media. So para sa akin, the most important thing right now is let's be critical about the government's narrative. Now we're just going to get over this hump, then we're fine. Let's tell them there is a problem. It's a very deep problem. The communities are having a hard time now, and they will have a hard time in the coming months. It's a big problem. We want big solutions. And I think every citizen, the more noise we make, the government will respond to that. In particular, I think for the government, it's not politicized the issue. I think it's beyond. I won't pursue that, but there's a problem right now. Primary, top of mind should be addressing the severe economic crisis we're facing right now. Sana yung papamumulitika, you know, holding on to your political allies, not antagonizing your family members or getting contracts from big Davao projects. Parang, wag na. Let's literally rally together, solve the huge problem we're facing as a nation. So that last part, medyo mahirap yan. But yeah, thanks so much. Pwede yan, tough naman. Well, I mean, with everything that we're seeing right now, it's really you know, it's disappointing. Journalists, I mean, we're to an extent parang kami rin medyo nagsastruggle rin, di ba? Paano i-cover yung ganito kasi everyone is victim, di ba? But right now, I think more than ever, this lockdown is actually a golden opportunity, both for the evil empire and for the Jedi. Because information is so important now, because we're all stuck in our homes, and everyone gets information not from being physically outside. It's from ganito, from online, from their cell phones. So para sa akin, more than ever, good information getting to all the people as much as possible who are in an opportunity to just sort of sit and read. I think it's all the more critical right now. Let's not get caught up in the wrong government narrative that things are going to be fine, I'll take care of you, because things are not going to be fine and the government is not taking care of us. Okay, with that, thanks so much, Sunny Africa of Ebon Foundation, and I am Ralph Rivas. Thanks so much for watching.